isang tintang itim yan. Ano mapapansin ninyo? Yung puti? Hindi, yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makagante sa dating nanumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok ng isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagservisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa Noon Time Show ako at araw-araw na may nakakatikinig ang boses mo, pambili ng gamot, pamatsikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging ilang batas na ang ginawa nyo? Pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, yung gustong ibalik. Pag iba na mumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino. Yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagda-number one? Pag Gangnam Style, K-pop. Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino. Yung K-pop, suportado ng gobyerno. Di ba? Hindi sila naiinggit. Ay, nandun na sila sa Grammys. Di ba? Nandun na sa American Music Award. Nandun na sila sa lahat. Di ba? Pati sa UNICEF, pinatawag sila. Di ba? Napakaliit na bansa. Hindi tayo asenso hanggat lagi may galit, inggit. Lagi may seek for power ang gusto nyo. Alam nyo, hindi ako nagmamagaling, hindi ako magaling na tao, I'm not a bright person, pero ang puso ko, laging may pagmamahal. Nagkakamali ako, nagagalit ako, namumura ko ang staff ko, totoo yun. Pagalitan ko, namumura ko talaga sila. Pero humingi ako ng tawad. Alam nyo bakit? It's for the show. Dapat laging siya kabubuti ng lahat. Ano bang, ba't ako nagagalit? Nakakamali tayo eh. Di ba dapat every time lalabas tayo, tama ang ginagawa natin. Bakit? Bayad tayo dito eh. Binabayaran tayo. At yan, trabaho mo yan, pag-usayan mo kung gusto mo masenso. Kung mahal mo pamilya mo, mas mahalin mo ang trabaho mo dahil yung trabaho ito ang napapakain sa pamilya mo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? You have to be professional. Di ba? 7 months, pinag-isipan ko ito, anong magiging desisyon ko sa buhay ko. 7 buwan, araw-gabi. Papasukin ko ba ito? Pero sa nakikita ko, napakahirap gawin ito. Sana lahat ng politiko, hindi politiko, you should be a public servant. The word politics, tanggalin nyo sa puso't isip nyo. You need power? At the end of the day, darating lahat tayo nakahiga. Pantay-pantay lang tayo sa kabaong. Inuwala kayo sa akin. Hindi nyo naridinig ang hinanaing ng mga basurero. Lahat ng boboto, lahat ng nangako sa inyo, nagawa ba ang mga pangako sa inyo? This time, it's about our future. Kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, yung magiging anak ng anak natin, yun ang isipin nyo. Hindi ho ba? Dapat magkaisa tayo. COC, the last day of filing is tomorrow. Hindi ko kakayanin pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Hindi ko alam kung paano yung salitang ganito, yung salitang Diyo. Hindi ako nang mamata ng tao. Dapat pag pinasok mo isang bagay, mag-excel ka, makakagawa ka ng kabutihan, makakagawa ka ng tama. Pag tinanong ko, bakit ka tatakbo, Willie? Gusto kong gawa ng kabutihan. Yun lang. O, kabutihan lang ba ang dapat magawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong ka magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Di ba? Hindi ako nagmamagaling dito. I was given a chance again. Di ba? Up and down ng buhay ko. Pero, hindi ko naman pababayaan bumagsak pa. Dahil, pinagkaloban na ako ng Panginoon Diyos na a lot of chances in my life. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung ano talaga ang desisyon ko. Itong sinasabi ko sa inyo, ito yung nakikita ko sa mga politiko. Huwag power. Love ang bigay nyo. Paglilingkod. Hindi nyo kailangan ng maraming pera. Maniwala kayo sa akin. Pag nag-COVID ka, hindi mo kailangan ng pera.
Kailangan mo dasal ang kapwa mo. Tulong. Di ba? Sa lahat ng mga frontliners, doctor, health workers, lahat, saludong, saludong, saludo ako sa inyo. Sobrang gagaling nyo. Sobra. Naikwento ko lang, oh. Bago ako makipag-meeting kay Presidente, I talked to my lawyers, sa sarili ko, tinawagan ko si Secretary Harry Roque, Senator Bongo, Secretary Mitaldea. Sabi ko, okay lang po bang magbigay ako ng cheque sa Presidente? And that was the time na talagang sabi ko, anin ko tong perang to? Pinagkalooban na ako ng Diyos from ABS-TV5 hanggang ngayon nandito ako. Kung ano man meron ako, pwede kong i-share dahil ang daming namamatay, ang daming nahihirapan. Sabi ko kay Senator Bongo, Senator, meron akong check in 50 million. Kahit 100 million, ipagkakalob ko kay Presidente. Sa kanya lang ako nagtitiwala at pwede naman niyang ibigay sa DSWD. Sabi nila, hindi magandang tignan, which is naintindihan ko. Hindi magandang tignan kasi pangit tumanggap ang Presidente. Pero yun yung nararamdaman ko dun eh. 50 million, 100 million, hindi ito pag-aangat ng sarili ko. Totoo po yung alam yan na Senator Bongo. That was last year. Nung nagkakaroon tayo ng lockdown, sabi ko, ano yung pinaka-time deposit na pera? Ano yung kuya? Ang dami nakakailangan. Pero hindi naman nila tinanggihan. Sabi lang, hindi magandang tignan. Kaya ang ginawa ko, nagbigay po ako sa jeepney drivers, nagbigay, pumunta ako sa lahat ng mga binagyo. Yung worth noon, for 50 million, na ipamigay ko po yun ng, sa sarili kong desisyon. Kaya saludo rin po ako si Senator Bongo, sa Malacanang, kay Presidente, dahil hindi sila tumanggap. Hindi ba dapat natin? Sabi ni Senator Bongo, ikaw na lang gumana ng paraan, itulong mo na lang sa mga kababayan. Dumating yung time na humingi ng tulong yung mga jeepney drivers, na bagyo, lahat. Kaya yun lang. Kaya ako sinasabi sa inyo ito, hindi ako nagbubuhat ng bangko dahil wala akong ambisyon na anong posisyon.